So yun mga kababayan, ako po si Basilio at nandito po ako ngayon sa Baguio City. Siyempre, ito yung pinuntahan natin na transient. Ituturo ko kayo, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Ito nga pala yung Car Asia Transient. Siyempre, kasama natin si Kuya Fred. Kuya Fred, kamay ka naman sa camera. Ayan, papasok na tayo. So bago tayo pumasok, may gate sila. Ayan, nakikita niyo yung gate, di ba? Ayan, bubuksan nyo lang yan para makapasok kayo. Pero, kung nagmamadali kayo, edi naman kayong dumaan dito na, diretso na. Ayan, pasok tayo. Nakita nyo kung gaano kaganda. Una pa lang, eto pa lang. Napansin ko na, sobrang solid ng kahoy. Tignan nyo kung gaano kakapal. Napakakapal, napakalaki. Kung hindi ako nagkakamali, puno to ng akasya. Tama ba, Kuya Fred? Ayan. Tapos ilang seater to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang 16. Napakalapad, napakalaki. Tapos punta tayo dito. Ayan. Meron na silang kitchen. At yung CR, silipin natin ang CR. Oh, may heater pa. Kasi alam niyo naman dito sa Baguio, malamig. So, kailangan may heater. Tapos, itong pinto na to, ito kasi yung access mo sa labas. Ayan, access mo yan sa labas. Ayan, meron silang bar. Maluwag yung sala. Huwag yung hawakan yan, mainit yan ha. Pero, dapat dito nakapwesto yan. Nakita nyo, chimenea ang tawag dyan, chimenea. Tapos, yan, kung makikita nyo yung artifact, yung may-ari kasi mahilig sa mga paintings, mahilig sa mga, para siyang art collector eh. So, ito yung mga statue na yan, nakikita nyo. Ang tawag nila dyan ay bulol. Kita nyo, ang ganda nitong orasan na to. Maganda sa orasan na to, kung anong oras nila gusto, doon lang nila sineset. Halimbawa, paborito nila, 12 o'clock, dyan lang. Hindi na nila papaganahin yan. Tapos yan, yung mga paintings. Ayan. Mother and Child, ang mahal yan. Sino ba yung mga artist dito madalas na ano? Ben Cabo. Ben Cabo. Ito. Ayan o. Makikita nyo yung mga pinta. Ito, itong kahoy na to. Ito dito ako na-amaze talaga eh. Para siyang may courting. Para siyang courting kalabaw o ano. So may kakategorize mo din siya dun sa bulol na tinatawag. Bulol. Ayan, tsaka yan, merong halaman. Namumunga ng itlog yung halaman nila, oh. Kakaiba talaga. Akyat tayo sa second floor. Kasi itong first floor, tsaka second floor, magkasama yan, eh. Parang isang buong bahay ito. So, Kuya Fred, mga ilan ang capacity nitong ano? 6 na tao. Kasi nauhugot yung mga ano. Pwede dito matulog sa ilalim? Galing, ah. Kasya nga ano dito eh. Dalawa eh, oo. Pero actually, kasya 10 dito eh, patong-patong. So ano siya, double deck. Ito naman yung parang terrace. Overlooking. Meron pang pine tree, oh. Kala ko kanina, ipil-ipil yan eh. Pero pine tree pala. Mahihilig si salamin dyan. Meron silang one-way mirror. Kasi kwarto rin to, di ba? So dito naman tayo, pangtropahan to. Ilan ang kasya dito? Apat. Dalawa. Ito, may hinuhugot din. Pero, cabinet lang yan. Huwag niyong tutulugan yan, ha? Hindi kayo magkakasya dyan. Tapos yung CR. Oh, yan. Maliit na CR lang. Para dito sa dalawang room. Ito naman yung pinaka-master bedroom. Ayan. O, meron kayong make-upan. Meron ding lagayan ng TV. Pakita mo. May lagayan ng TV, oh. Magdala na lang kayo ng TV nyo. Pero may TV naman dito kung hindi kayo masyadong mapili. Ayan, o. Ayan nyo. Ganda, oh. Yan tayo galing kanina. Tapos yan. At may sariling ano to. May sariling CR to. Oh, may bathtub pa, oh. Oh, di ba?
Yan, may heater din. Siyempre, may bowl, tapos mayroong lavatory. Tsaka, para ano, meron din siyang maliit na bintana dito. Para pag may, halimbawa, meron bang ano, may jowa ka. Diyan mo papadaanin. Ayan, tapos, pwede, bukod dito sa, ano, sa queen size bed, pwede pang hugutin to. Pwede pang higaan to. Para sa mga bata. Pwede rin sa matatanda, basta maliliit lang. Ayan. So dito, may view ka rin. Ayan. Tapos ito, malamig kasi screen lang. Pero pwede nyo namang isarado yung salamin dito. Kung nalalamigan kayo ng todo, pero ginagawa ko kasi ano lang siya. Hindi ko sinasarado itong salamin na to para yung hangin. Malamig talaga yung hangin, sobrang presko. Tsaka, alam nyo naman dito sa Baguio, hindi pa masyadong polluted. So, sariwa ang hangin dito. Ayun. So, yun, sa lahat ng transient na napuntahan ko, parang para sa akin, ah, ito yung pinakamaluwag, mabango, malinis. Hindi ko naman sinasabing ito na yung pinakamaganda. Sa napuntahan ko lang, binibigyan ko lang kayo ng tip na pag kukuha kayo ng transient, siguraduhin yung maayos, ligtas, malinis, mura, convenient. Ayan. Ito lang yung magkasama, first and second floor. Meron pang third and fourth. So, makikita nyo na sa page yun. Malalaman nyo kung ilan yung kasya para sa convenient, affordable, at maganda, maayos na transient dito sa Baguio or sa Benguet. Punta lang kayo dito. I-check nyo lang yung page ng Car Asia Transient. Yan lang po. Maraming salamat!